Naniniwala ka ba sa multo? Natatakot ka ba pag nakakakita ka ng multo? Ano ang gagawin mo pag nakita mo sila? Sa aming lugar, maraming mga puno at may mga ilog. Halos lahat dito ay pangingisda, pagtatanim ng mga prutas, gulay at iba pa. Isang araw sa isang nakakatakot na gabi, habang naglalakad kami ng tropa ko dahil kukunin lang sana namin yung naiwan naming mangga dahil paborito yun ng aking ina. Sa tuwing hapagkainan, hinahanap ng aking ina ang hilaw na mangga. Kaya ayun, nagmadali kaming balikan ng kaibigan ko na kunin yung mangga. Tol, yung mangga na iwan. Kaya nga tol, tara balikan natin, baka pagalitan tayo ng mama mo kapag di natin yung dala. Sige tol, dalihan na natin dahil gabing gabi na. Feeling ko inaantay na tayo at tiyak magagalit sila pag wala yung mangga na yun. Sige tol, dali na. Sa takot namin, tumakbo kami at di na namin pinansin kahit marumihan na ang damit namin. At yun, pag-uwi namin sa bahay, tulog na silang lahat. Dahil hindi na namin namalayan ang oras dahil sa layo ng napuntahan namin. Nung isang gabi pa nga habang naguhugas ako ng plato, biglang bumukas yung kripo. Laking gulat ko nun kasi ako lang mag-isa nun. Kaya ang ginawa ko, dali-dali kong iniwan yung mga plato at tumakbo na lang ako sa loob ng kwarto ko. Takot ako sa gabi na yun dahil halos lahat ng napapaginipan ko ay nangyayari din pala sa totoong buhay ko. So yun lang guys, comment kayo kung gusto niyo pa ng part 2. Medyo mahaba kasi itong kwento na to. So, yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, ay huwag mong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. So, yun lang. Bye-bye. Stay safe.